Okay. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, mga brothers and sisters. This is Brother Joel Pabrawa ng Family History. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano maging submitter or paano natin may workout ang ating family search, so family tree, family history dito sa by using iPhone, cellphone, or smartphone. Okay, let's get started. So una, pupunta tayo sa Google. Then, lagyan natin sa search ang family search. So, i-type natin yung family search. Then, pag na-type na natin yung familysearch.org, i-click natin yan. Pag na-click natin yan, magsa-sign in tayo rito. Click natin to. Sign in. Then, lagyan natin yung username natin at saka yung password. Then, i-click natin yung... So, pag nakapag-sign in na tayo, diba, i-click natin itong sign in with the church. Then, dito po, lalabas yung mga names. Mamimili po kayo kung sino po yung workout nyo dyan. So, eto, no? Di pa na perform ang temple nito. So, siya pinili ko. Ang uncle ko to, si LP Jopalarca. So, i-click nyo yan. So, pagka-click nyo dyan, lalabas na yung details niya, no, information niya. Ito mga green na boxes na to, i-click nyo uli yan. Click nyo yung green box na to. Then, yon, lalabas na yung request. So, i-click nyo yung request. Then, may lalabas na I have permission. So, i-click nyo lang yung I have permission. Then, pagka-click nyo yun, dito may nakalagay, is the spouse of Elpidio Palarca alive? So, patay na yung asawa niya. So, nilagay ko, no. Kung buhay naman, lalagay nyo, yes. Kung wala pa siyang asawa, click nyo lang to, wala pa siyang asawa. O kung meron siya, ex-spouse, only an ex-spouse living, click nyo rin yan. Depende sa information. So, pag na-click nyo yan, nakalagay rito, which relative of Elpidio Palarca gave you permission? Ang nilagay ko, siblings, kasi kapatid niya yung mami ko. So, yun na nilagay ko. Ganun din, yung mga information, itama nyo lang. Kung parents yung nagbigay, o child, o none of the above is alive, click nyo lang yan. Pero kasi, mother ko, tsaka yung uncle ko, magkapatid. So, kinilig ko yung siblings. Then, pag-click ng siblings, lalagay mo yung pangalan ng siblings, kapatid niya. So, nilagay ko yung pangalan ng mother ko, Florida Pabrowa Palarca. Ay! Florida Palarca pala. Huwag niyo ilalagay yung apelido nung nanay niyo nung may asawa siya. Kailangan nung dalaga pa siya. Take note of this, ano, brothers and sisters. Ilalagay niyo apelido nung dalaga pa siya. Kaya ito, hindi Pabrowa, kundi Palarca. Ito yung apelido niya nung dalaga pa siya. Then, ilalagay mo yung email. Kung wala siyang email address, ang ilalagay mong email address, hindi yung email address mo ha, kundi yung email address ng asawa mo. Okay? So, pag nilagay mo yan, pero kung wala ka pang asawa, pwede yung email address ng kapatid mo or ng pisa mong babae. Basta babae, huwag lalaki. Bakit babae, hindi lalaki, ang ilalagay mong ano, email address? Gusto kong bigyan ng ano to na emphasis, mga brothers and sisters. Kasi halimbawa, ako lalaki ako. Ako yung gumagawa nung ano, nung ordinances, no? Nung tong submitters na to. Ang ilalagay ko, hindi yung email address ko, hindi. Dapat babae. O, kaya email address ng asawa mo o asawa nyo, email address ng pinsan nyong babae o email address ng nanay nyo. No? Basta babae. Kasi lalaki ako. Ako yung nagwo-workout eh. Gumagawa nito. Pero kung babae ako at ako ang gumagawa ng ano nito,
submitters na to, no, para maging submitters kayo, ang ilalagay nyo, babae ako, lalaki naman, email address ng asawa nyong lalaki, o email address ng kapatid nyong lalaki, o email address ng pisa nyong lalaki. Kailangan, lalaki. So, pag babae, kunyari, babae ako, dapat ang lalagay nyo, babae ako, yung gumagawa nitong submitters na to, dapat ilalagay nyo lalaki. Kung lalaki naman ako, ang ilalagay nyo yung email address, babae, hindi lalaki. Kasi magkakaroon kayo ng problema nyo sa ano, sa approval. Hindi kayo ma-approve. Yun lang, brothers and sisters. Thank you po. Please take note of this, brothers and sisters, ha? Yung sinabi ko sa inyo. Salamat po. So, pag nilagay mo na yung email address niya, ng asawa mo, ilagay mo yung cellphone number niya. At pag nilagay mo na yung cellphone number niya, ilalagay mo yung mailing address. Pwede yung address ng address nyo o yung address ng pinsan mo or nanay mo. Okay lang yun. Walang problema ron. So, nilagay ko rito yung address namin ng asawa ko. So, pag habang nilalagay nyo yan, pakicheck nyo rin yung mga information. Baka may mga typographical error. Ingatan po natin. Iwasan po natin. At maging maingat tayo sa pagtatype. Kasi information kasi ang data, information kasi yung pinapasok natin dito. Okay? At pag nagawa nyo na yan, yung address na ilagay nyo na, so what type of permission did you receive? Ilagay nyo lang verbal permission. Then your contact information naman, so sa'yo na to. So ilalagay mo rito yung email address mo. Importante, dapat may email address kayo. So pagkalagay ng email address, susunod yung ilalagay dyan ay yung cellphone number nyo naman. At pag nailagay nyo na yung cellphone number nyo, so kukopyahin nyo yung mail, yung ano dito, mail address. So highlight nyo lang yan, then copy, baba kayo dito sa mailing address mo, paste mo dyan. Okay? Pero kung yung pinsa mo naman, iba yung address, pwede yung address mo na lang dito. Wala nang problema ron. At pag nilagay mo na yung address dyan, so i-click mo itong I understand family search reserve the right to contact the person giving the permission if necessary. So i-click mo yung block, yung box na yan. At pag na-click mo na yung box na yan, na-click mo na to. So click mo yung submit. Submit. Then, okay na yon. Kinabukasan nyo pa matatanggap yung FOR nito, yung Family Ordinance Request. So, I think mga 1 to 2 days pa yon bago mo matanggap yon. So, abangan mo na yon. Babalikan muli yung request na yon. Makikita nyo doon pag nagbukas uli kayo ng family search nyo. Okay, let's get started. So, punta po tayo sa mobile phone natin. Then, i-type po natin ang family search. Okay. Pagkatapos nyan, i-type natin dito. I-click natin itong family search. .org family tree. Okay. Click nyo yan. Okay, pag na-click nyo yan, i-click nyo dito para makapag-sign in kayo. Ayan, pag click nyo yan, i-click nyo tong temple. Okay? Pag-click ng temple,
lalabas ito ngayon. Dito kayo dun sa My Reservation, i-click nyo tong excuse me, My Reservation. Pag-click nyan, so lalabas itong ordinances. So i-click nyo tong ordinances. Yan, click nyo yan. Pag na-click nyo yan, then click print. I-click nyo yung print. Then lalabas itong print family name. I-click nyo yung print family name cards. Click nyo yan. Pagka-click nyan, continue. Click yung continue ha. Balik tayo ron. Yan, i-click nyo tong continue. Pag-click nyan, tiyan lang natin, naglo-loading siya. Yun na. Lumabas na ngayon yung mga na-print na mga cards ano, na ready for temple ordinances. So, hanapin natin si Elpidio. Okay. Ito na si Elpidio. Yung inano kong ano. Kasi as you notice, marami na rito naka-ano rito, di ba? Naka-ready na. Kasi ito yung mga nauna kong na-print. So, ito si Elpidio, ipiprint na lang ito. So, pag lumabas na yan, mga brothers and sisters, bingo! Submitter na kayo. Congratulations! Sa madalit sabi. So, yun lang, mga brothers and sisters, sana may natutunan kayo sa simpleng tutorial na ito. At sana po ay magamit po natin yung mobile natin, hindi lang sa mga games, sa panonood ng teleserye, movie, mas i-focus natin ang ating sarili sa paggawa ng spiritual salvation ng tao, lalo na yung mga namatay na. Okay, maraming salamat sa inyo, brothers and sisters. God bless you all.